at the very last moment, sinabi lang nila, ay hindi, normal lang kami. Mag-funny kami. And that is going to be a tough pick para side ng RSG. Considering na wala silang panghuli, sinabi na nila midnight dito, midnight, you were raising your hand. Yeah, ano meron? This is one more question for Bren Esports. Jungle Emblem ba yung funny? Ooh. Sobrang interesting nun if inyong kunin nila for this assassin. And take note, funny to. Sobrang mobile nitong hero. And we all know, Saksa, kayang-kaya niya itong dalhin. Kayang-kayang dalhin. Pero tignan natin kung ano nga ba ang magaganap dito sa game number one between RSG versus Bren Esports. And simulan na natin to. Doon sa may taas, nakakita niyo naman na simple, basic start for these teams. Laning, jungling, nandito na lahat. Pero looking at the items right now, Aqua starting off with the crystal. Oo, gusto niya talaga makukuha muna ng exact mana regen niya doon sa early game. Kailangan niya kasi talaga mag-ipon ng stacks. But Saksa, ang gamit niya ditong emblem would be the Festival of Blood. Yeah, hindi man lang tumama yung mga hula natin. Diba, mag-demon slayer siya. May isa, wala. Pero kasi ganito din naman talaga yung gamit talaga from the very start. Yeah. Kay Fanny, Festival of Blood talaga kung Festival of Blood eh. Kasi here, ladies and gentlemen, napapansin nyo yung may line na yan doon sa mga buhay ng mga jungle monsters. Mm-hmm. Yan po ang bagong update na meron ang MLBB with the retribution. Mas easy, no? Mas easy mag-retry ngayon. Oh. May palatandaan ka na. Alam mo na kung kailan mo pipindutin ang eksakto. Kasi marami rin sa RG na sisisi dyan eh. Hindi sumasakto yung retry nila dahil nga hindi nila matimingan. Pasensya na ha, pag di ko nare-retry ha. Pero gusto ko na sabihin, si Manjin pwede na mag-jungle. Kasi for the longest time, si Manjin, huwag na natin pag-usapan. Huwag na natin pag-usapan. Though, si Nats dito, napagamit na agad siya ng Flicker. Ayaw niya nang madamagean pa. Gusto niya magstay dito sa lane as much as possible. And I think those were the right moves eh. Kasi kung mapapabawas ka pa, mapipilitin ka lang umuwi. Yeah. Mm-hmm. And RSG, nakakagulat na yung Bren eh, nagpo-focus on the XP lane. Mm-hmm. Hindi agad nila binisita doon yung gold laner, which is gamit ni Eman, yung Beatrix. Mas alam nila na parang wala silang mapapala doon eh. Kasi alam din ng RSG na possible nga doon mapunta yung gank. But dahil nandito nga yung pwesto ng turtle sa topside, doon sila magkukumpul-kumpul. Guys, ito na ata yung pinakaunang fight na magaganap. Joy Boy na huli sa may gitna. Few sa may gilid, nagbato ng payong, and Demon Kai trying to get away. Phantom Execution pa alis, and first blood natin ay si Light. Hindi kasama si Saksa doon, pero nakakuha pa rin sila ng kill. And ito yung advantage na masasabi natin dahil yung Bren, they can go for the turtle, pero sabi nila chill lang muna tayo. Go ahead. Ang hirap nung ano, ang hirap kasi nung naging setup for RSG kanina. They wanted to take turtle pero the other players wanted to go for a kill on the side of Bren. And ang ganda nung naging connection ni Joy Boy tsaka ni Few, no. Pagka-landing nung hampas ni Edith, nandun kagad yung ultimate, yung payong ni Kagura. Unlike last week where we've seen a lot of disconnects with their play, I think right now Bren has polished a lot of their playstyle. At polish nga ba yung ginawa nila dito? O ito talaga yung kalibre o yung form ng side ng Bren Esports pagdating sa mga ganitong laruan. And as you can see, Saksa almost getting the kill pero hindi talaga kinaya at that point. And si Light mapipirak sa bumalik. And yung numbers game dito on this turtle side, RSG, they're on the losing end of it. Pero padating na yung limang members dito ng RSG habang si Super Marco nandun sa may baba. Oo, ayaw niya sumama doon. While Eman decided na kailangan ko sumama dito sa teammates ko para masecure natin yung turtle. While Saksa, kailangan niya lang talagang umuha muna ng orange buff. So that will be a free turtle. Pero ramdam mo eh, kanina before pa sila mag-take ng turtle, nag-aangas dito yung Bren Esports. Pero yung RSG, parang sabi nila, sige magpapaangas kami, magpapadala kami dyan, pero may plano talaga. And meron tayong engagement na naganap dito. Joy Boy forced to use the ultimate para makatakas pero hindi nga ata kakayanin. Bumalik siya dito with the robot form and nandun pa rin with the Thorn Growth. Si Demon Kite, Saksa dito trying to get in. Hindi enough yung damage niya. Is this the downside of having a Fanny midnight? Kasi parang kinakapos nila sa damage dito but Nats on the other side, kukuha din siya ng kill.
Yeah, it is one of the downsides of fighting because as much as possible, you'd want to fight, especially with the option na ginawa ng Bren, no? Dahil nga naka-fighter emblem, si Saxa. Usually kasi kaya nagiging popular yung jungle emblem kasi yung ability to trade ng kalaban mo, nanenegate mo. Kasi nakakapag-farm din ng mabilis yung Fanny. Now, Bren is looking to fight, pero sabi ng RSG, kung talo tayo sa hero, talunin natin sila sa playstyle. Let's just trade for more resources. Minsan kasi naniniwala ako pagka hindi mo kayang counterin yung isang hero, wag mo na lang siya bigyan ng magandang game. Yeah. Diba? Alam ko na experience mo din yung mga ganong times, Santi. Oo, pahihirapan mo lang talaga siya. Yung pasisikipin mo yung mapa niya, hindi mo papakuhanin yung mga gusto niyang kunin. And that is the resources from their side. Pwedeng mag-invade ng mag-invade na lang yung RSG. Pero alam mong si Saxa eh, meron siya ditong awareness na alam niya kung saan maganda pumwesto. Pero si Super Marco, take note ha, hindi siya gaano ditong nabibisita ng RSG. Mm-hmm. Malaking dagok to if ever na mapabayaan talaga nila. Oh, ang yeah. Isang clean kasi talagang shredder din to pagdating sa late game. Kaya niya ditong tapatan yung lineup ng RSG and without the crowd control, mahihirapan silang i-shutdown yung Fanny mamaya ni Saxa pag ito'y napagbigyan. And mukhang nanakawata ni Demon kahit doon yung orange buff dito ni Fanny. Habang si Fanny naman ay nandun na sa purple buff, kinukuha niya na yun dahil alam niya din na nag-retribution na doon sa side na si Demon kahit. Pero dito sa may gold lane, a very equal matchup if you think about it. Pero nakuha na ni Beatrix yung kanyang turret. Yeah, again, as you've been seeing, no, RSG, they're not looking to fight. They're always trading for the resources side ng kalaban. Si Saxa na walang pa ng orange buff. And even if sinabi natin na hindi masyado nabibisita si Super Marco, do take note yung Beatrix dalawang beses na umalis sa lane. Joy boy, though. Eman, dito tumatakbo unti-unti. Nagamit niya yung flicker niya, pero hindi siya ipipilit ni Saxa. Saxa dito trying to get away. Super Marco na sa may pinakalikod. Joy boy dito, nahatak pabalik. Pero sabi ni Light, hindi pa ako tapos. Gusto ko pa lumaban, nandoon yung snipe, pero hindi tatama. Kamuntik-muntikan na, mukhang dumaplis lang mula dito sa side ng Bren Joyboy. Uy! Demon Kite with the killer instinct. Kapag sinabi sa kanya na kaya mo yan eh, ng utak niya, gagawin at gagawin niya yun. And that is the prime example. Habang si Saxa naman, ay meron ding sagot. Kumuha na lang ng Torre kasi for Bren Esports, it's imperative right now to get whatever it is na pwede mo makuha dahil naaagawan na din sila eh. Oh. Kung lugi ka doon sa patayan o kuha ng kills, why not take the other route na kumuha tayo ng Torre naman or buffs na lang na pwede nating maibigay doon sa ating jungler. And in terms of the gold, alam mo, nalamang talaga si Super Marco kasi siya yung napagbibigyan kanina pa. Pero ngayon, napipin down na yung lane niya, doon na lagi nakatambay yung mga miyembro ng RSG. And parang magbabarkada lang dito yung RSG. Ito yung mga sophomores eh. Ito yung mga second year high school. Ay, oh, oh. Tapos yung Bren, sila naman yung first year. Pero yung mga first year dito, gusto na talaga lumaban. Super Marco on the side. Nakikita niyo naman doon si Demon Kite. Pumasok na lang with a Phantom Execution. Ooh. You, kinabo ni Nats. And Nats will get the kill. Joy Boy, Super Marco, nandun sa may pinakagilid. Si Nats, tatakbo na lang. Masyadong ngang maku Nats. And at the same time, Bren Esports not getting any kills on that exchange. Sobrang kunat nito ni Nats. Makunat na, makulit pa. Imagine mo, yung kanina nakita natin, pinatay ng Esmeralda yung Diroth, which you don't see in any game. Oh, kasi Diroth yung humahantik sa Esmeralda. Si Nats sabi niya, wala akong pake. Ako si Nats. Masyado makunat, pero si Light dito makakatakbo. Nandiyakita niya naman yung ultimate Light. And ooh, grabe naman yung sipet! Grabe naman yung hatak! And two people dead for the side of Bren na naman. Mapupunta na naman ito sa pagbasag ng dalawang Torre and yung RSG. Bigla na lang bumaliktad eh. Kanina mukhang dikit pa yung laban. Midnight. Santi, I have to ask, ano nga bang nagiging problema ng Bren ngayon? Kasi yung Bren, nakakuha siya ng mga damage output naman. Nakakabawas naman eh. Saan nga ba kinakapos ang Bren? Alam mo, lamang lang talaga ang sa experience ang RSG. Kumbaga, lamang sa aral, lamang ng isang taon, lamang ng isang season. They know for a fact na again, yung early game, hindi nila pwedeng hayaan makapag-snowball si Fanny. The battle was just the resource control on the side of RSG. I was talking about earlier na si Super Marco, naiwan sa lane, tumataba. Pero pantay sila ng gold at ng level kahit dalawang beses nang umalis ng lane yung Beatrix to help on the objectives of RSG. Mm-hmm. And nakikita mo naman eh na
in their items, lamang na lamang sila. 9K gold lead from the side of RSG. Nakukuha na nila yung kinakailangan nila and Nats here. Kahit siya yung maunat, nandyan din yung damage na dala-dala niya. So yung RSG, sinasabi talaga, nauna kami ng isang taon sa inyo, alam na namin yung ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo ngayon, nagawa na namin dati pa at ngayon pwede na silang mag-push ng inhibitor turret. And few tinamaan ng isang matindi. Right, going in, pero si Sasa dito, right? Trying to just get away dahil nga kailangan nila dumipensa. And ngayon, the slow but steady push and Saksa going down doon sa barrel na ginawa ni Eman. Pero hindi pa sila tapos doon. Gusto pa na rin mauli dito. Pero Eman hindi magpapapigil. Gusto pa niya mag-snipe ng malayo, malapit at kung saan pa. RSG securing game number one. That's